Itong bagong Yamaha Mio Gravis 125 version 2 ba? O itong bagong Honda Click 125 version 3? Parehong maganda at parehong mas gumanda dahil parehong latest model at upgraded ang mga motor na ito. Kaya naman nahahati ang mga nagbabalak bumili ng scooter kung alin nga bang mas worth it bilhin sa kanilang dalawa. At kung isa ka rin sa namimili ngayon between Honda Click 125 version 3 at Yamaha Mio Gravis 125 version 2, para sa iyo ang video na ito. Pagdating sa forma ng Honda Click, napaka-sporty nga naman talaga ng itsura nito at very eye-catching ang formahan nito. Actually, nung first time ko nga ito makita ng malapitan, sobrang na-impress talaga ako sa forma ng motor na to. Sharp and aggressive ang kanyang design at very modern talaga ang kanyang formahan. Ito namang bagong Mio Gravis 125, maganda din ang naging improvement pagdating sa forma niya. Sa madali salita, mas nag-level up ang design nito at naihahambing pa nga minsan sa design ng Honda Click 125 dahil dito sa kanyang DRL o daytime running light. Pagdating sa mga ilaw, dito sa Honda Click 125, meron itong daytime running light na bukod sa dagdag visibility ay nakakapagpadagdag forma talaga sa kanya. At napaka-aggressive din ang design ng headlight nito. At ang maganda dito, naka-LED na lahat ng mga ilaw nito. At pagdating sa taillight nito, sporty din ang kanyang pormahan at maliwanag talaga ang ilaw ng Honda Click kaya very visible talaga tayo sa gabi. Then pagdating sa mga signal lights ito, naka-LED na din kaya kitang-kita talaga tayo kapag kakaliwa at kakanan. Pagdating naman sa ilaw dito sa Mio Gravis 125, meron na rin itong daytime running light. Then sa kanyang headlight, naka-LED na rin ito kaya maliwanag na din ang kanyang headlight. Sa kanyang mga signal lights, saka bulb type pa rin ito. At ang advantage naman ng Mio Gravis, meron itong built-in hazard light. Pagdating sa taillight nito, naka-bulb type din at ganun din yung kanyang mga signal lights. So pagdating sa mga ilaw, mas lamang dito ang Honda Click 125 dahil naka-LED na lahat ng mga ilaw nito. At kagaya na sabi ko kanina, ang advantage naman ng Mio Gravis 125, meron itong built-in hazard lights na very useful naman kapag ka nakatigil tayo sa alanganing lugar. Sa instrument panel naman, dito sa Honda Click 125, naka-fully digital display ito. Napaka-user-friendly at madaling basahin ng kanyang mga indicator. Pagdating naman sa instrument panel dito sa Mio Gravis 125, naka-fully digital display na rin to at medyo may pagkakahubig sila ng design ng Honda Click 125. At dito sa Mio Gravis 125, isa sa bagong features nito, meron itong Yamaha Motorcycle Connect na pwede mong i-connect ang cellphone mo at makikita mo sa phone mo ang buong status ng motor mo. Makikita mo sa cellphone mo kung saan ka huling nag-park, makikita mo rin mga recommendation dyan kung meron kang kailangan palitan or kung may sira sa motor mo. So pagdating dito, mas high-tech ang features ng Yamaha Mio Gravis version 2. Pagdating naman sa mga convenient features dito sa Honda Click 125, meron itong dalawang bulsa sa harapan. Ang isa ay with cover, ang isa naman ay open pocket. At ang maganda dito, malalim ang kanyang bulsa kaya safe na safe ang ilalagay mo dyan. At isa pa sa convenient features nito, meron itong built-in charging port na USB type na. So hindi mo na kailangan ng adapter. Dito naman sa Mio Gravis 125, meron na rin itong bulsa dito sa harapan, pero isa lang at open pocket lang ito. At meron na rin itong built-in charging port, pero para makapag-charge ka dyan, kailangan mo pang bumili ng adapter. So pagdating dito sa mga bulsa sa harapan, mas lamang dito ang Honda Click dahil dalawa ang kanyang bulsa, meron pa itong takip, kaya safe na safe ang cellphone natin lalo na kapag ka umuulan. At pareho na rin silang meron utility hook dito sa harapan na very useful talaga kapag ka marami tayong daladala. Pareho din sila naka-flat footboard kaya meron tayong paglalagyan dito sa harapan. Pero pagdating sa legroom, mas malawak ang legroom ng Mio Gravis 125. Kagaya nito, 5'9 ang height ko, mahaba ang legs ko, pero meron pa rin space at nagagalaw-galaw ko pa yung paa ko, hindi tumutukod ang tuhod ko. Dito naman sa Honda Click 125, medyo mas makitid ang kanyang legroom kumpara sa Mio Gravis 125. At ayan o, konting-konti na lang tatama na ang tuhod ko dito sa harapan. Lalong-lalo na kapag meron akong angkas, siguradong sasagad na ang tuhod ko dito sa harapan. Pero kung short rider ka lang, walang magiging problema sa'yo. Pagdating naman sa upuan dito sa Mio Gravis 125, malapad ang kanyang upuan at malambot ang kanyang upuan kaya komportable ka talaga sa malayong biyahe. Sa seat height naman ito, 780mm lang ito, kaya abot na abot ito kahit ng mga hindi matatangkad na rider. Magaan lang din ito kaya hindi ka mahihirapang itukod-tukod ang motor na to dahil 102 kilos lang ito. Dito naman sa Honda Click 125, malapad din ang kanyang upuan
Pero mas matigas ang upuan nito kung ikukumpara dito sa Miu Gravis 125. Ang seat height naman nito 769mm lang ito. Mas mababa ang seat height nito kaya abot na abot talaga ito ng mga mabababang rider. Then sa timbang nito mas mabigat ito dahil 112 kilos ito. Mas mabigat ito ng 10 kilos kumpara sa Miu Gravis 125. Then sa ground clearance dito sa Honda Click 125, 131mm ito. Dito naman sa Miu Gravis 125, 135mm. At pagdating sa under seat storage, dito sa Yamaha Miu Gravis 125, meron itong 25 liters capacity na kasya ang isang full face helmet. Dito naman sa Honda Click 125, 18 liters ang capacity nito. At kasya rin naman dito ang isang half face helmet. So pagdating sa under seat storage, mas marami kang mailalagay dito sa Miu Gravis 125. Then kung magpapagas ka naman dito sa Miu Gravis 125, hindi mo na kailangan buksan ang upuan mo dahil nasa harapan lang ang kanyang fuel refiller. At very convenient talaga yan, lalong-lalo na kapag marami kang daladala or merong mga nakatali sa motor mo. Ang fuel tank capacity naman ito ay 4.2 liters at sa fuel consumption, nag-average ito ng 45 to 50 km per liter. Mas matipid na ito ngayon sa gasolina dahil meron itong stop and start system na kapag nahinto ka after 3 seconds, mamamatay ng kusa ang makina mo at kung kailangan mo ng umandar, pihitin mo lang ang throttle mo, aandar ka na ulit. Samantalang dito sa Honda Click 125, nandito ang kanyang tangke sa loob ng kanyang U-Box. Ang fuel capacity naman ito ay 5.5 liters. Then sa fuel consumption ayon sa Honda, kumukonsumo lang ito ng 50 km per liter. So pagdating sa fuel capacity, mas lamang dito ang Honda Click 125 dahil mas malaki ito at mas matipid ito sa gasolina. Pero sa placing naman ng fuel refiller, mas convenient dito sa Miu Gravis 125 dahil nasa labas ito. Pagdating naman sa makina dito sa Honda Click 125, ito ay 125cc, 4-stroke, 2 valves, single overhead cam, liquid cooled at naka ESP na ito o enhanced smart power. Ang maximum power nito ay 8.2 kilowatts at 8,500 RPM with a maximum torque of 10.8 Nm at 5,000 RPM. Samantalang dito sa Miu Gravis 125, ito ay 125cc, air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2 valves, single cylinder. Ang maximum power nito ay 7 kilowatts at 8,000 RPM with a maximum torque of 9.5 Nm at 5,500 RPM. At dito mas lamang sa maximum power at maximum torque ang Honda Click 125. At isa pa sa isang pangmalakasang panglaban ng Honda Click 125 ang kanyang cooling system dahil naka-liquid cooled ito. Para sa akin mas practical ang air cooled lang para sa isang 125cc lang naman ang motor. Dahil unang-una hindi mo na kailangan ng coolant at wala na rin itong radiator kaya mas magaan ang motor mo. Pagdating naman sa gulong dito sa Honda Click 125 sa harapan ay 90x80x14, sa likod naman ay 100x80x14. Dito naman sa Miu Gravis 125 sa harapan ay 100x90x12, sa likod naman ay 110x90x12. So pagdating sa mga gulong, mas malalapad ang gulong ng Miu Gravis 125 pero mas malaki naman ang wheel size ng Honda Click 125. Sa suspension naman, pareho silang telescopic fork sa harap at naka-single shock sa likod. At sa braking system, pareho silang naka-disc brake sa harap at naka-drum brake sa likod. Pero ang lamang naman dito ng Honda Click 125, naka-CBS na ito or combined braking system na kapag piniga mo yung rear brake, sasabay ng 30% ang front brake. Then pareho rin naman silang mayroong park brake. Ngayon konting summarize lang. Ang mga lamang ng Honda Click sa Miu Gravis 125, naka-LED na lahat ng ilaw nito, naka-liquid cooled ang makina nito at mas malakas ang kanyang maximum power at maximum torque, dalawa ang kanyang bulsa sa harapan, mas matipid ito sa gasolina, mas malaki ang kanyang tangke at mas affordable dahil ang kanyang SRP ay 80,900 pesos lang. Pero price may vary without prior notice. Ang lamang naman ng Miu Gravis 125 sa Honda Click, mas malapad ang kanyang gulong, mas malaki ang kanyang under seat storage, nasa harapan ang kanyang tangke, meron itong hazard lights, may motorcycle connect at merong idling stop system. Then pagdating naman sa presyo ng Miu Gravis 125, ang kanyang SRP ay 93,900 pesos. Isa pa pala yan sa nilamang ng Miu Gravis 125, mas lamang ng 13,000 pesos ang presyo nito sa Honda Click 125. At para sa akin, pareho silang maganda, parehong reliable, parehong matibay dahil parehong branded ang mga yan. Matatagal na sa industriya kaya subok na ang mga yan. At mga mura din ang mga piyasa nito kaya hindi ka mamumroblema. Pero kung ako ang tatanungin, kung akong papipiliin between Honda Click 125 version 3 at Miu Gravis 125 version 2, mas pipiliin ko pa rin ang Yamaha Miu Gravis version 2. Unang-una,
Gusto ko yung nasa harapan ang tangke dahil hindi ako mahihirapan kapag mayroon ako mga dala-dala. Safe din ito dahil kahit mag human error ang gasoline boy na kapag umapaw yung gasolina, walang magiging problema dahil nasa harapan lang ito. Kesa sa nasa loob, matatapunan yung mga dala-dala mo dun sa loob. Pangalawa, swak sa laki ko ang size ng Mio Gravis 125. Dito kasi sa Honda Click 125, medyo maliit siyang tingnan sa akin. Pero, kagaya ng sabi ko kanina, depende pa rin yan sa taste mo, depende sa gusto mo. Dahil pareho naman silang maganda, parehong reliable. Kayo guys, kung kayo ang tatanungin, anong mas pipiliin nyo? Itong Honda Click 125 version 3 o itong Yamaha Mio Gravis 125 version 2? I-comment nyo na lang sa baba at kung nagustuhan nyo naman ang video nito, just hit like. Kung bago ka na sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.